Tayo magkakaroon ng tree planting kaugnay ng National Earth Month. Ano masasabi mo, kabataang Pinoy? Masaya, ma'am. Ito ba si Karen eh? Ayan, oh, tumumba si Karen eh. Yeah, we're almost there. Umalis kami, 9:27. Sa baba. Ngayon, 10:14. Yan, nandito na kami. 10:17. Bes, anong masasabi mo? Ayos naman. Hindi na ka mapagsalita. Una-una, magandang umaga, magandang paghingang maluwag. Dahil sa ating nilakad. Ating activity ito ay tayo mag-tree planting sa lugar ng Sisyo, Kinangnan, Pangil, Barangay Galalan, Pangil, Laguna. Tayo magkakaroon ng tree planting kaugnay ng National Earth Month. Maligayang pagdating. At bago natin ipagpatuloy, magkakaroon muna tayo ng isang panalangin ni Pastora. Sige po. Purihin po ang Diyos dahil maluwalhati tayo nakarating at talagang mabuting Diyos to na sinamahan at patuloy na alam natin magpapala sa atin. Ano? At maging sa simula pa, siyang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na nasa mundong ito. Kahit pa nga po tingnan natin yung kubo, yung mga kubong sira dyan, tao po gumawa niyan. Pero pag tinignan po natin, ang Diyos ang gumawa sa tao. Kaya ang lahat ng bagay na narito, ayan po ay gawa ng ating kataas-taasan Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya tayo mayo po ay patuloy na mag dumulog at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa ating gagawin sa umagang ito. Ayan po. Hallelujah. Ama namin sa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo, sa pagsama mo, pag-iingat mo, at sa patuloy mo na yung dakilang atas mo, na pangalagaan nga po namin, Panginoon, ang iyong sangnilikha. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangunguna ng aming mga leader, O God, ng Kuya Rene, maging nila, Ma'am Weng, O God. But thank you, Panginoon, patuloy mo ngang gamitin, Panginoon, at lalo ang aming gobyerno, na patuloy na ang naisin at ang magandang layunin ay para sa ikauunlad, Panginoon, ng mga kalupaan na ipinagkatiwala mo sa amin para sa nga po, Panginoon, sa mga tao. Salamat sa iyo, Panginoon. Yun nga lamang ang mangyari, Panginoon, at patuloy namin hiling sa iyo. Sino mang may banta ng kaguluhan ay amin na itong pinapasawata sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ikaw, O Diyos, na mas makapangyarihan kaysa kung sino man at sa anumang hindi namin nakikita. Pero ikaw, Diyos, na nakikita mo to. Kaya patuloy mo kaming proteksyonan ngayon na kami dinala mo ng ligtas at mamayang gabi at hanggang sa araw ng bukas, Panginoon. Ikaw nga na, Diyos, na nagdala sa amin dito, na nag-ingat, patuloy din mag-ingat sa aming mga mahal sa buhay na naaming naiwan. At sa magandang programang ito, Panginoon, patuloy nga na dalangin namin ang patuloy na pagpapalago mo sa mga halamang aming itatanim. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka nga po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat. Pagpatuloy natin yung pagbibigay, bagamat si Pastora ay kayo nag-open prayer, ay bagamat hindi kasama natin sa program, ay hihingan na rin natin ng mensahe. Yan po. Dito po sa salita ng ating Panginoon, ano, kahit ano naman sekta, tayo ay gumagamit ng Biblia. Yan po. At dito po sa salita ng ating Panginoon, katulad ng sinabi ko kanina, bago ako manalangin, ang Diyos po na ito ang lumika ng lahat ng bagay sa mundo ito. Sabi po dito sa aklat ng Genesis 2:1, sabi po, gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at ang lahat ng bagay na naroroon. Yan. At makita po natin, ito po, ito yung aking binasa, pero dito po sa una pa, sa Genesis 1, makikita po natin kung paanong ang Diyos na to mula sa wala, mula sa madilim, at mundo na kanyang hinubog o nilikha talaga niya yung dilim, iniwalay sa liwanag, at yung ganun po, at yung karagatan, yung lupa, inihiwalay sa tubig. At makikita natin gayon yung mga naging pag-ano ng ating Panginoon, at may araw, may gabi. At makikita po natin
hindi siya, ano pa eh, wala pa ang lahat nga po. Kaya nga po, dun sa tubig, nilagyan niya ng mga dambuhala, titira doon at mga isda na maaari nating mapakinabangan. At sa kalupaan naman, naglagay siya ng mga kapunuan para din po ito ay pakinabangan ng mga tao. Gayon, nilikha ng ating Diyos ang langit at lupa. At makikita po natin dito sa 2:8 ng aklat ng Genesis, sabi po doon, naglagay si Yahweh ng isang halaman sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilikha. Yan, makikita natin ang Diyos na ito na ipinirepara yung lahat ng ating pangangailanganin bago pa niya nilikha ang tao. Yun po. At maging tayo, napaka-special din ng paglikha sa atin, paglalang sa atin ng ating Diyos. Na sabi doon, hiningahan niya tayo. Hiningahan. Yung mga gayong pong salita, buhat dito sa salita ng ating Panginoon ay makapagbibigay paalala sa atin na ang buhay natin, hindi atin, kundi tanging sa kataas-taasang Diyos natin. At ang lahat ng bagay na meron tayo sa daigdig na ito ay mula lamang din sa ating kataas-taasang Diyos. Yun lamang po, simple po yung mensahe ng Panginoon, pero kung ito po'y lagi nating maaalala na walang atin, kung hindi para sa Diyos. Kaya kung may magagawa man tayo sa umagang ito, ang kapurihan po ay ibibigay po natin sa kataas-taasang Diyos. Yun lamang po. At ang Diyos po ang bahalang magpala sa bawat isa sa atin. Okay, maraming salamat. Ang susunod sana natin yung climate change office. Si Ma'am Baby Adriano, subalit siya'y wala rito, pero meron man silang kinatawan. Yung mga BBW at si pagpapasalitay natin bilang kapalit ng climate change, yung municipal representative ng climate change na si Kaamanda. Kaamanda? Huwag ka muna minum. ikaw magbigay muna ng mensahe. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako nga po pala si Amada Villanueva, municipal representative po ng Pangil bilang ng climate change. Ako po ay talagang bali 3 years na po yata ako ngayon, Karen. Ano po? Kasi ang madami na pong pinagdaanan ng aming mga kuwan, yung mga nandyan din po yung hirap, lahat po ng mga kuwan sinusuong namin, pero ilan lang po talaga ang nakakaganap sa kasi sa marami pong dahilan. Pero bilang ako po ang kahit ako po may kompromiso, talagang ginagampanan ko po. Kasi yun po ang kailangan eh. Pinanumpaan ko po yun talaga. Na para ma-wag ko kahit yung sinasabi nga po nila na yung mga kasama ko po ay, bakit ka ba ganyan ay magpapakakuan? Ayan naman ay sabi ko, ay hindi, dapat po sa umpisa pa lang, nung inorient kayo, dapat po alam na talaga niyo yan. Kasi yan talaga susuungin natin eh, dahil ito po naman talaga ay sa ating, kung hindi man po ngayon sa atin at tayo po ay nagkakaedad na, doon po sa mga susunod po na mga henerasyon, na yun po ay hindi lang po tayo makikinabang, kundi yung mga susunod pa talaga, mga kapwa-apuhan natin. At yun po, kung sakalit ay hindi nila, susundin po nila tayo, yun ay para sa kanila din po. At bukod pa po doon, tulong natin sa ating bansa, tulong natin sa ating bayan, sa ating gobyerno, dito po sa buong ng ating kinasasakupan po. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po. Hindi ba palakpakan? Okay, no? Ang susunod natin magsasalita at syempre yung punong abala mula sa tanggapan ng bisu. At syempre yung ating yung bisu nga pala no, yung manpower management information services office system. Tama rin. Okay, yan po si Manweng na talaga naman kahit anong hirap, kahit anong dulas. Hindi ako nagulas. Kaya magandang umaga po sa ating lahat, kay Konsehal, kay Kuya Rene Pos, kay Karamil, kay Pastor Romy, kay Pastora, sa Tagalog Republic, sa climate change po ng Pangil, samahan ng mga magsasaka,
sa aming po mga taga-tanggapan ng Management Information System in line po dun sa aming Project Clipper Project, which is pangangalaga sa inang kalikasan. Hindi po porket kami po ay nasa teknolohiya ng siyensya, ng technology, ang aming pong tanggapan ay isa po sa nakumakatawan para marihab po natin ang ating pong kabundukan. So, reason po bakit po kami naandito, para po, sabi nga, hindi para sa atin, kundi para sa ating mga susunod na henerasyon. Ano, kung paano, kailan tayo kikilos? Hindi ngayon, hindi rin bukas, dapat noon pa. Ano po, since naandito po kayo, nagpapasalamat po ang aming tanggapan, dahil kung wala po kayo, hindi po makakatuparan yung isa sa proyekto ng aming tanggapan. Ano po, malaking bahagi po kayo sa katuparan para sa ating month, Earth Day celebration for this month. So kung wala sa tulong ni Kuya Rene, ni Kuya Ramil, si Pastora, asahan ng ating climate change, sabi nga, nandito na po ang ating pong mundo ay totoo na po nagkakaroon na pagbabago. Kumbaga ay, yung klima natin, salungat na po doon sa napapanahon. Ano po, minsan malalaman natin, dapat ngayon tag-ulan, bakit ngayon ay tag-araw, pero masyadong maulan. Kasi nga po, dahil nasisira na po yung ating mga ozone layer. So, eto po tayo, para po natin ma-rehab natin, hindi para sa atin, kundi sa susunod pang mga saling lahi ng ating mga anak. Maraming salamat po sa inyo. Tinatawan po ng ating mahal na Gobernador Ramil Hernandez. Nandito po ang aming tanggapan Management Information System Office, Tagalog Republic, Climate Change, Farmers Organization. Maraming salamat po mula po sa aming tanggapan. Palakpakan niyo. Kaya nyo pinalakpakan dahil sa hindi nadulas. Okay, ano, yung oras natin, meron tayong, ang oras natin dapat susunod ay lunch, maga pa naman. At yung livelihood orientation ni Pastor Romy, alauna, atin ang didiretso ngayon. At para mamaya, maghawan-hawan tayo doon sa ating lugar. At yun ang mga ating mga kasama, edi magpahipahinga na muna doon sa lugar. Okay, sila, tawagan po si Pastor Romy. Sige. Magandang umaga mga kasama. Ano po, ako po'y nagagalak sapagkat muli ay nagkaroon tayo ng mga activities na inilunsad sa dakong ito. Mula pa nung kami ay nagsimula noon sa lugar na ito na kung saan ito po ay, ang proyekto talaga namin ay tinawag nating Bahay Kubo Project Anti-COVID, na kung saan po ay tumigil ng ilang panahon ang ating mga kasama na magsasaka dito upang number one, kung tayo nasa baba, hindi naman tayo makalabas ng bahay, walang productivity. Subalit nung nandito tayo, naging productive, nakapagtanim ng puno, nakapagtanim ng gulay, at marami pong nakinabang, na umani na po ng mga gulay. Nang sa umpisahan po natin ang proyektong ito, tayo po ay televised pa, nasa Channel 7 tayo, nang umpisahan ang proyekto. Kasama po natin ang mga hepe ng ating panlalawigang pamunuan. Ang Public Affairs, ang Youth Development Office, nandito po sila. Ang Provincial Peace and Order Office, nandito din po yon. Ang Sectoral Concern Office at ang iba po nating mga kasama. Pati po yung Climate Change ay kasama natin sa paglunsad ng proyekto. Ngayon po ay tayo ay papunta na sa ikatatlong taon. At hindi po natin tinitigilan yung ating pong proyekto. Na kung saan nga nagpapasalamat kami sapagkat napili ng Management Information Service Office na dito po ay maglunsad ng tinatawag nating tree planting. Tama po si Ma'am Weng, bagaman ang opisinang iyon ay nasa technology, subalit lahat po naman ang ginagamit natin sa teknolohiya sa kasalukuyan ay meron pong kinalaman ng ating kalikasan. Kaya dapat po ay maging maingat at patuloy nating i-preserba ang ating kalikasan. Pangalawa, salamat din sa atin pong mga BBW sapagkat ito po yung pangunahin nilang trabaho, ang protektahan ng kalikasan. Sawatain yung mga sumisira sa ating kalikasan. At higit sa lahat, hindi lang maprotektahan, hindi lang sawatain, kung hindi tumulong para mapanumbalik yon po ang ating mga kalikasan. Hindi po ako tututok sa livelihood sapagkat napakaganda po kung ano man po ang ating maitatanim dito.
maaani, magiging produktibo, ito po yung livelihood natin. Marami po tayong alam na mga produkto na pwede po nating pagkakitaan. Kagabi nga po ay yung ahon namin kahapon, yung pagbaba ko po, bumili ako na may nagtitinda po ng gabi diyan, bumili ako at ginawa ko po siyang isang products na kahapon po pinatikman ko na sa mga kapitbahay, approved. Ano po, embutidong gabi. Bago. Bago 'yan. So meron po akong ilan diyang piraso na slice ko na para maari nating matikman. So ganito po mga kapatid, kung ano man pong produkto na pwede nating maiproduce dito, ang balak po natin, kung meron naman tayong magagawang lugar na production area, dito na po natin ipoprocess para po maibaba. Katulad po ng katmon, gumagawa po tayo ng katmon jam. At kung ano man pwedeng prutas na naririto, kanina po nung naglalakad kami, napasabik yung kasama ko dun sa pinit, yun pong wild raspberry. Yun pong bunga ng wild raspberry, ito po yung ginagawa kong jam. Demand po sa akin ito, 120 po yung bottle na gano'n. So kung kayo po ay makakaipon yan, kung tayo po ay makapagpo-produce dito ng mga bunga, mga root crops, dito po, isi-semi-process na natin. Pwede na nating ilaga, pwede ng light syrup, para po pagbaba, hindi bulto-bulto, hindi na natin kinakailangan isakay sa kabayo. Dito pa lang, pwede na nating mapagaan yung atin pong mga produktong makukuha. So, china-challenge ko po kayo at yung mga kasama natin na mayroong mga area na iniingatan dito o ginagawa. Bagaman marami po talagang sumisira, hindi pong mawawala yan eh, may mga naiinggit. Hayaan lang, yun pong halaman, pag po pinutol yan, pwede nating palitan. Huwag lang ho tayo yung maputol at hindi na natin mapapalitan. So mga kapatid, mga kasama, gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo na ito pong ginagawa natin ito ay meron pong mga after effect. Kung tayo po yung napapagod ngayon, tayo naghihirap ngayon, meron po tayong mga anak, meron tayong magiging mga apo, makikinabang po yon sa ating mga paghihirap na ginagawa. Kita po ninyo, pumunta kami rito, talagang nilalakad namin mula doon sa dulong kalsada hanggang dito. Napaka, pagdating po nga dito, baka hindi na halos kami pagod na pagod. Pero ngayon, pagbaba po ninyo dyan, sementado na. Ito na lang pong paakyat papunta rito ang ating nilalakad. Eh how much more kung makailang taon pa? At yun pong inaakyat natin dito ay nabuksa na. At hanggang dito ay nagawa na po yung pathway na yan. Siguro po kung anumang maaani dito, pakikinabangan po ng ating mga tao. Huwag po kayong mag-alala sa mga manakikita niyong karatula na yan, hindi ho yan ang laban. Ang laban ho natin na ito. Gusto ba natin na ito pong eryang ito ay papakinabangan? Sapagkat ang sabi nga ng ating pastora kanina, ayon sa Biblia, ito yung nilikha ng Diyos. Walang may-ari nito kung hindi ang Diyos. Kung meron bang pong nagke-claim, it's only a claim. Pero hindi po nila ito masasabing sila. Hindi nila ito ginawa para sa kanila. Ito yung ginawa ng Diyos para sa tao. Proseso lang sa legal at ito po ay maipagkakaloob sa atin at mapakikinabangan mo at ng iyong susunod na saling lahi. Ano po, so hindi ko nakahabaan at habang namang tayo ay nagpapahinga ay makakapagkwentuhan pa rin naman tungkol sa mga bagay na iyan. Basta po ating tandaan, kung ano man po yung ating ipinagkapagod ngayon, kung ano man yung ating ginagawa, hindi na po natin tinitignan ang ating sarili. Ang atin pong pinaglalaanan dito ay ang mga susunod na saling lahi at ang mga programa ng ating pamahalaan na kung saan ako po ay nalulungkot dahil sa dami po ng programa ng gobyerno na pag-greening project, pagpapatanim ng mga halaman, ng mga puno, ay sa tingin ko po parang hindi naging epektibo sapagkat ngayon po ay kalbo pa rin ang kagubatan. Bakit po? Kasi dadalhan lang ng tanim, itatanim dyan, iiwan na. Hindi na po binabalikan, hindi na po naiingatan. Samantalang tayo, ako'y naniniwala na kung itatanim natin ang isang punong iyan at tayo po'y laging pumupunta rito, maiingatan po. Kagaya nga po nung aking tanim na yon, nakikita nyo? Abukado. Yung abukado, ngayon po'y mas mataas na sa akin. Siguro po sa isang taon, bubunga na yan. Ngayon, kung yan po'y itinanim lang namin at lumipas ang tatlong taon, siguro wala yan. So yun po yung aming nakikita. Kaya kami po ay nagkakaroon ng tinatawag na pag-iingat sa lugar na atin pong tinataniman. So mga kasama, gusto ko lang po na i-challenge kayo. Huwag ho kayong sumuko
huwag din kong panghinaan ng loob, ang One Tagalog Republic Upland Farmers Association ay isang rehistradong samahan. At ito po ay may karapatan at may kakayahan na mag-manage ng isang lugar na kung saan po'y pwede nating pagkuhanan ng atin pong extra livelihood, extra income. Ano po? At nagpapasalamat din tayo sa atin pong pamunuan ng panlalawigan na kung saan po kinikilala ang One Tagalog Republic Upland Farmers Association, kabahagi po ng ating Kapitolyo. Sapagkat tayo po ay nakapaglunsad ng mga programa kasama si Ma'am Weng, nagkaroon po tayo ng mga scholar, ang Tagalog Republic po, mayroong mga scholar na kung saan po ay nagkaroon ng product assembly ng electronics, nagkaroon po ng mechanical ano, at kung iba pang mga training, nagkaroon din tayo ng bread and pastry na training na kung saan po, yan po ay nasa ilalim ng programa ng pamahalan at ng Tagalog Republic. So kaya po kayo, kung sino pa yung hindi member, na gusto ninyong mag-member, open po yan. Total, kung kayo sasama sa amin dito sa bundok, mag-member po kayo, at least meron po tayong mga pagkakakilanlan na tayo po ay kasapi sa mga programang inululunsad, lalo na sa dakong ito. So yun lamang po at marami pong salamat sa mga opisina ng ating pamahalaan na kasama natin ngayon at sa ating mga lingkod ng Diyos, sa mga pastora, mga ka-brothers and sisters at gayon din po sa ating pamunuan ng Tagalog Republic, atin pong pasalamatan at palakpakan ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat, Pastor Romy. Yung po mga nagsalita na sa atin mula noona hanggang ngayon ay lahat po yun ay talagang magiging makabuluhan kung tayo magpapatuloy ng pagkilos at pagpapayaman ng ating lugar at lalo't higit yung kalikasan ay atin talagang pagyamanin. Sabi nga ni Kaamanda, para doon sa susunod nating dahi, may lahi ba tayo? Okay, ngayon ay pasamantala nating pinuputol yung programa natin at tayo ay patuloy na mag-ikot muna dito sa inyong mga area at pwede naman tayong magtanim na. Bagamat bukas yung ating ikalawang araw ay yung pinakang tree planting, hindi para tayo nakakabawas ng trabaho, pwede naman tayong magtanim na dito sa inyong lugar. Yung inyong dala sa inyong lote, ano, hindi po dito sa lugar na ito. Kaya nga po may kanya-kanyang dala. At yun naman tika BBW, wala sila lugar dito, eh di bahala na sila mag-ambag para sa kalikasan. Yan po lang, ano po. At mamaya, dito na rin tayo kakain. May mga dala tayong pagkain, may tubig. At may hapon na tayo bababa doon sa ating kampo. Okay, maraming salamat sa ating lahat. Nalustangapan ng miso. Ano po yung itatanim natin, ate? Ito po yung bignay. Bignay. Ah, okay po. Ano po yung tinanim natin dyan? Pomelo. Pomelo. Dabaw pomelo. Kamansi ang itinanim ni Kuya. Maliit lang talaga siya, ano. Babalikan kita. Ito ang unang naka-harvest ng tanim nilang pinya. Ito po, kikita sa iyo. Alright. O kuya, ano pong gagawin natin ngayon? Mag-i-spray ng pandamo. Mag-i-spray po tayo ng pandamo. Tapos mamaya tatanim namin itong punong kahoy bago pa tayo spray kasi baka magipan ng sprayer eh. Pamatay lang. Okay. Ito po mga tubig na to, isa natin gagamitin. Pang-i-spray po. So, siya ay hindi pwedeng gamitin o pwedeng gamitin? Pwedeng gamitin itong malinaw. Yung malabo, hindi pwedeng, hindi, walang saysa yung ano, pang-spray ka. Kapag po malabo yung ginamit, kailangan po malinaw. Malinaw. So, masasayang po ang damo. Pagod at sa pagasto. Okay. Yan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Sa DA po. Saan po? Sa DA. Sa DA po ng... Si Busmar doon. Ah,
Okay po. Sa Vegetable Industry Council ako. Okay po. So, kaway-kaway po para kay Sir Marlon. Ayan. Nakita po namin si Sir. Tintin Alberga ng Mabitat. Okay po. Ayan. Sir, nandito po si Sir Enteng. Ayan. So, God bless po. Sige po. Ayan. Nagpagawa po sila ng CR. Tingnan natin. Improvise. Oh, maganda po. Oh. Totoo na ang CR nga. Galing naman. Mameng, ano ang utos nyo kay, ano, kay Benz? Bumalik sa Santa Cruz. May technical daw. May mag-ID 10. Ito na po yung kinuha namin. Pinya! Kuliglig sa bundok ng Chalalalala. Bangaw yan. Bangaw, hindi kuliglig. Ito, keso na yan. Kabilang yan. Ayan, tawag po dyan ay organic bao, bangaw. Bangaw, bangaw. Bangaw dito, si Shalpa. Hindi pa pinutin. Yan ang yung pilan, grand. Ang Galalan. Ang Galalan. Game! Ayan na, sarap! Ang ating mga peas. Ito nga pala pinya. Sarap. Talag, o. May tamig na. Patikin. Umakim na kahit. Hindi ko nilagay ng asin. Sarap. Yummy. Walang asin. Sarap. Maghanap ulit tayo. Hanap tayo. Harap. Ate Raquel, oh, nagpe-Facebook pa, oh. Dala-dala pa rin ang data. feeling may signal. May hangganan yan. hanggang sa may nakikita, oh. Scroll, scroll. Oh, yan na. Oh, wala na. Feeling may signal. Oh. Loading lang ng loading. Loading ka na. Salamat, Panginoon, sa tahanang ito na nagpatuloy sa amin. Patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, na lahat ng mga ginamit mo, O Lord God. Day 2. Tree planting na po kami. Akyat na po muna ulit kami sa site for tree planting. Sa lukuyan po, tinataba sa mga damo para po mahawan ang daan. At the same time, mamunga po, mabuhay yung mga pinanim na halaman. Tree planting day 2. Ano po yung ini-spray nyo? Pinasiro. Para saan po yun? Para yung sa damo. Mananabas ng miso. Miso, mananabas.
masasabi niyo sa ating experience dito? Masaya po. Ba't mukha kang di masaya? Masaya po. Malayo po sa pollution. Relaxing. Sa walang radiation. Yeah. Walang so, signal. Walang signal. Talaga pong napaka-virgin po nitong forest na to. Kahit kaya po kailangan po natin siyang i-rehab. Huwag po pababayaang sirain ng mga tao na para sa kaingin. Kailangan po natin to reserve para sa ating mga susunod na henerasyon. Para maranasan po nila ang sarap po ng buhay sa loob ng kabundukang ito. Ang kabundukang pong ito ay kabundukang ito. Pangil Farmers Agriculture Cooperative. Kayo po. Reynaldo Bravo, ang tumatayong pangulo ng aming cooperative. At kasalo ko yan, ito nga, may programang tree planting, kaya kailangan ito ay masustenahan at talagang mapangalagaan ang ating likas yaman. Bravo! Brum, brum. Yan. Para sa katakanan ng mga susunod na henerasyon. Yan! Na ang puno ay hindi dapat pinagsasamantalahan ng kung sino man. Nakatulad ni Pilay. Nakatulad ng kung sino man tao ngayon nananamantala. Sabi nyo? Pagod po. Kami na lamang po. Pababa na po kami. Lima? Pawis na naman po kami. Ang bababa. Kasi po, maiiwan pa po sila doon. Lapit na po kami sa kalsada. Thank you, Lord! Sa kalsada. Ah, we're done! Thank you.